Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon din sa akin. Praise God. Alam niyo, si Brother Yuke, si Brother Euclid po ay isa po nating tapat na Elevate missionaries. And sabi nga hon, this is an Elevate month. Kaya pakibati niyo yung katabi niyo ng Happy Elevate Month. And sabi, ay parang hindi na ako sa edad na yan. Hindi ho. Sabi ng Bible, I write to you young men because you have overcome the world. Di ba? Kaya wala ho yan sa edad. It has something to do with the stature of our spirit. No? If we have overcome the world by the power of the Holy Spirit, we are strong. At yun po ay palatandaan na we are part of the Elevate. Okay po? Parang malungkot kayong lahat ah. Anyway, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong usapin about make your life count, napaka-importante pong maintindihan natin. Hanggat hindi natin nakikita ang sarili nating walang kwenta, wala tayong kwenta. Nakukuha ninyo? No, para maintindihan nyo, ganito yan. Meron pong magkaibigan, ayan, yung baboy at kabayo. Naiwan ko kung napakinggan nyo na ito. Meron pong isa kasing mama, farmer, na nagkukolekta po ng iba't ibang uri ng kabayo. At yung kanyang kapitbahay, mayroong isang katangi-tanging uri ng kabayo na siya lang ang meron. At yun naman din ang kulang na lang niya. Kaya hinikayat niyang bilhin ito. Sabi niya, bilhin ko na yan. So to make the long story short, after 1 month of really trying his best to tell or to encourage yung kanyang kapitbahay to sell the horse, nabili niya yung kabayo. Kanya lang nagkasakit. Yung kasakit na yung medyo talagang malabo. At so sabi nung veterinaryo, sabi niya, pag ito hindi pa gumaling ng ilang beses na pangatlong saksak, we need to kill the horse, no? Talagang wala na tayong magagawa kasi kung hindi natin ito papatayin, baka kumalat yung virus sa lahat ng hayop. So, sinaksakan una, binulungan nung kap nung baboy, sabi niya, "Hoy, tumayo ka na dyan," sabi niya, "Mayayari ka, papatayin ka nila pag di ka gumaling." Eh, hinang-hina talaga, walang energy. Hindi talaga makatayo. So, on the second time na sinaksakan, ganun na naman. Sabi niya, "Naku, partner, isa nilang pagkakataon mo, pag di ka pa bumangon, patay ka, bumangon ka." Ganyan, talagang sobrang mapagmalasakit yung baboy. Ngayon, nung ikatlong panaksaksak na, "Naku, ganun na naman." Sabi niya, "Pare ko, this is your last chance. Pag bumalik yan bukas at hindi ka pa magaling, you're dead." Sabi niya gano'n, no? Talagang yung kabayo pinilit eh. Alaga na kagad, tumayo. Sabi niya, "Yes, buddy, that's right, buddy. Yan ang kailangan mo. Tumakbo ka, di tumakbo." "Nako, nakita nung may-ari." Sabi niya, "Wow, it's a miracle. Yung kabayo ko magaling na, tuwang-tuwa. Mag-celebrate tayo bukas, katayin ang baboy na yan." Timing, no? Natanggal. Anyway, ayaw ko kasing isaksak na masisira yung barong ko. Nox! No, katayin na yung baboy, kawawa, no? Pero kung napansin ninyo, yung baboy, kawawa naman, no? Kahit sa kwento ng manok at baboy, ganun pa rin, di ba? Nalala nyo, tulungan natin yung mga mahirap. Magbibigay ng eklog, ikaw magbigay ka ng hamon. Patay na naman yung baboy. Diba? Parang lagi siyang patay. Pero alam niyo, kahit ganyan, itong isang amazing reality. No? Your life counts only when you see yourself as nothing and Christ as your everything and allowing yourself to be His vessel to bless others. Makasabihin niyo, "Ay, saan mo nakuha yan?" Kasi yan ang sinabi ni Jesus. And Jesus said to His disciples, "If anyone wishes to come after me, he must what? Deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it." Hanggat hindi tayo dumating sa punto ng buhay natin na wala na tayong kwenta, dahil si Jesus lang ang may halaga, hindi tayo magkakaroon ng kwenta sa buhay. Kasi that was the same challenge that I received from God. Kasi accountant po ako and I used to have my own business. And when God challenged me to follow Him and to walk with Him and to really serve Him, ang challenge po is to live your old life, live your own dream, as in, iwan mo na yung pangarap mo and you follow me. And by the grace of God, hindi naman po ako mahusay na tao. Hindi po ako nakapag-aral sa isang prestigyosong eskwelahan. Pero isang bagay na nakita ko,
when you yourself allow yourself to be useless for others to be useful, God will use you. Okay tayo? Pakisabi sa katabi mo, tandaan mo, kailangan si Jesus lang ang may kwenta sa'yo nang ikay magkaroon ng kwenta. Okay? Kausapin mo, hindi mo napansin, natutulog na siya. Hindi pa tayo nakakalayo. Kausapin mo. Kailangan nag-uusap tayo para magtulungan tayo, di ba? Kasi importante yan. Now, kaya naman si Jesus Christ, napansin po ninyo, when Jesus Christ, and when we talk about 1 Corinthians 13 last week, makikita nyo kagad doon, love is about selflessness and it is being active. Hindi yung parang, hindi yung sarili ang nakapsentro. Kaya sabi ng Panginoon, kaya dahil kung si Jesus ang nabubuhay sa atin, look at Him. Sabi niya, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Kung si Jesus ang totoong nabubuhay sa atin, hindi tayo pwede maging makasarili. Lagi ang isip natin, teka muna, kung yung master ko, he did not come to be served, di lalong ako rin dapat kasi siya'y nabubuhay sa akin eh. Hindi na ako. Kasi lahat tayo, kaya tayo miserable. Kasi makasarili tayo. Lagi nating iniisip ang ating sarili. Tuloy naalala ko yung tula noon na ewan ko, na-share ko to sa inyo. But gusto nyo bang maging miserable sa buhay? Ah, obviously, walang gusto niyan, tama? Pero pansinin nyo, bakit nga ba maraming tao miserable? Bakit maraming Pilipino parang hindi masaya sa buhay? Sino sabi niya? Ito ang sikreto. Lagi mong isipin ang iyong sarili. Sigurado yan, magiging miserable ka. Always think about yourself. Ang sabi niya, talk about yourself. Pag nagsasalta ka, laging ibida mo yung sarili mo. Magiging miserable ka. Use I always in a sentence para alam mo ikaw yung sentro. Mirror yourself continually in the opinions of others. Kapag mayroon sinasabi ibang tao tungkol sa kung sino man, lagi mo ang isipin, ako ata yun, ako ata yun. Di ba? Magiging miserable ka. Habang naglalakad kami, nagsasalta, ako yata yun ah. Ma, sabi pa lang, uy, grabe yung mama, oh, parang ano. Hindi naman ikaw tinutukoy. Parang ako yung tinutukoy. Magiging miserable ka dyan. Yung iba nga, nakikinig ng message, parang ako yung sinasabihan. Ah. Kaya, labo nito. Ah. Diba, loko tong pastor nito. Ah. Parang ako tinutukoy. Diba, parang hindi ikaw, ano ka ba? Natulog ka lang. Pero, kaya, nagiging miserable yung buhay mo. Sabi niya, sabi nito, listen greedily to what people say about you. Kapag may nagsausapan tungkol sa'yo, tagang makinig ka na mabuti. Na parang tagang wow na wow ka para dito. And sabi ganun, be suspicious. Expect to be appreciated. Be jealous, envious. Be sensitive to slights. Never forgive a criticism. Trust nobody but yourself. Insist on consideration and respect. Demand agreement with your own views on everything. Salt if people are not grateful to you for favors. Hamya showed them. Never forget a service you have rendered. Shirk your duties if you can. Do as little possible for others. And guaranteed, you will be miserable. Hindi nyo ba napansin yan kahit sa bahay? Sino pinakamalungkot sa bahay? Yung pag inutusan mo, reklamo agad. Hindi pa nagsisimula. Ano, anak, paki... Ano naman? Ako na naman. Wala pa ako sinabi. Ang sabi ko, bibigyan kita 1,000. Ay, oh, 1,000? Sayang. Natalikuran ko na. Di ba? Minsan ganun eh. Kasi masyado makasarili, parang galit agad. Eh, sayang eh. Nabibigyan na sana ng magandang tabuya eh. Nasira, di ba? Kasi nga dahil nga sa makasarili. Kaya yun ang isang bagay na huwag nating kakaligtuman. Now, listen to this. Sa discussion natin last week, nakita natin, spiritual gifts are not the evidence of Christianity. Hindi spiritual gifts ang evidence ng Christianity. Madalas yun ang sabi, uy, Christian yan, grabe. Nag-pray, oh, grabe, gumagawa ng Himalayan. Talagang grabing lapit niya kay God. Listen to this. Hindi yan ang susi at hindi yan ang ebidensya ng Kristyanismo. Love is being selfless as in evidence si Jesus. Bakit ko nasabi? Many will come to me and say, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not perform miracles in your name? But sabi ni Jesus, depart from me, I never knew you. You doers of iniquity. Kaya huwag kayo masyadong ma-impress sa mga pastor tulad namin. Ang hanapin ninyo, yung pag-ibig. Meron ba yung malasakit sa tao? Meron ba yung pagmamahal na nagpapakita ng pasensya? Pagmamahal, nagkakakit na hangad ang kabutihan ng kapwa?
Diba? Yan ba yung tao na talagang ang hanga? Kaya maraming sasabi, Christian, Christian, pero napakaswapang. Gusto niyo makita ko sino? Kuha kayo sa lamin. Tapos tinan niyo, titigan niyo sarili niyo, ako ba yan? Tapos masasabi niyang sa lamin, ko naman, siyempre hindi ikaw. Diba? Yung katabi mo. Doon alam mo na, makasarili ka nga. Diba? Kaya, balik tayo. So when, since love is the evidence, ano sabi ni Paul? Continuing 1 Corinthians 14. Ulitin ko ha. As you read 1 Corinthians 14, ang context niyan from 1 Corinthians 12. Tapos pinagitnaan at pinaalala about love. Para mabalansado kasi nag-aaway-away sila, nagpapagalingan sila about the spiritual gifts. And sabi ni Paul, teka muna, wala yan, huwag kayo magtalo-talo dyan. Love is. Kaya sabi niya ganun, now if you understand love, then you will understand the yung best use of the gift. Kaya sabi ni Paul, tinyo, pursue love, look at the words, yet desire earnestly spiritual gifts. Sabi niya, kung nakuha mo na yon, hinahabol mo yung pagmamahal, obviously, your desire is to be gifted so that you can serve other people. Tama ba? Kasi it will, parang lalo mo magkakaroon ng proper ano application ng love pag gifted ka na, spiritually gifted. Kaya, sabi rito, kaya desire earnestly is spiritual gifts. Eh, ang dami ng spiritual gifts na yan. Nakakatuwa. Sino sa inyo naghahangad na maging mapagbigay sa ibang tao? Ang daming swapang talaga. Bakit? Ang ganda yata ng gift of generosity. Bakit? Kasi God will provide you everything you need in overflowing para maging generous ka. But sa simula, ang grabing challenge ha, ang dami ko nakilalang generous ngayon na may gift of generosity, gumapang muna yan. Yung walang-wala na, binibigay pa rin until the Lord bless them. Kasi nga, nakita nila, totoo yung puso. Yung iba, gusto ko agad, Lord, mamimigay ako kapag ka nandyan na. Di ba? Para yung nakwento ng mama, sabi ganun, amin, alam mo, pastor, napansin ko, yung mga taos, swapang, hindi nagbibigay. Naku, ako, meron akong, ano, apat na baboy, bibigay ko agad yung dalawa. Amin, kung meron akong manok, ano, talagang sampo, bibigay ko agad yung lima. Uy, talagang madali ka pamigayan. Tapos sabi niya, at kung meron akong ano, yung baka, mga ano, anim, ako, bibigay ko yung apat. Iwa ko lang dalawa. Ay, hindi ako magsasapang. Eh nakita nung pastor, mayroong pabo. Dalawang pabo, tumatakbo. Oh, may pabo ka, oh. Ngayon, di bibigay mo ba yan? Pastor naman, yan lang meron ako. Kukunin mo pa. Marami ganyan. Akala mo magbigay para ka. Ang dali-dali mamigay. Yung meron sila, hindi maipagbigay. Kaya doon pa lang, parang marami tayong hindi naghahangad ng Lord. Bigyan mo nga ako ng ganyang gift. Di ba? Bigyan mo nga ako ng gift of leadership, nang sa ganun, magabayan ko yung mga tao. You see, if we desire earnestly the gift, ito ipahayag ng pagmamahal. Hindi para magmalaki ka na, ah, ako ngayon ang leader dito, kaya makinig kayo sa akin, lagot kayo ngayon, gaganti ako sa inyo. Hindi bibigay ng Diyos yun. Kasi kahit mabigyan ka ng ganun, kung walang pagmamahal, it will end up useless. Remember? Last week, magiging useless lang yan. Ay bakit naman gusto ng Diyos na prophecy, sabi niya gano'n, no? But especially that you may prophesy. Bakit naman prophecy pa? Sa dami naman ng gifts. Nag-specify siya actually sa chapter 14, dalawang gifts ang kanyang in-emphasize. Kasi ito yung talagang supernatural na hindi common. Kaya dito niya diniinan para even if you are desiring something na talagang obviously supernatural, mamili ka sa dalawa, ito piliin mo. Bakit? Kasi ano ba yung prophecy? Sabi niya, imagine, but one who prophesies speaks to men. Diba? Pag ikay nag-prophesy, ang kausap mo, tao. At sabi niya, anong purpose? Edification, exhortation, consolation. Now, anong ibig sabihin nun? Pag sinabi mong edification from the word edifice, it builds up people. Diba? Parang tinataguyod mo yung tao. Kaya yung exhortation naman, you are encouraging the person. So, ganun pa rin, tinataguyod mo pa rin. Kaya, if consolation naman, pagbagsak na bagsak, you're comforting the person. So, consolation. Nakuha? So, in other words, in short, pag nakita mo to, para sa sabi ni Paul, I want you to build up people. I want you to build up the body of Christ.
Kaya dito malalaman mo agad, bakit importante yan? Because the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. The madalit salita, napapahayag si Jesus whenever you prophesy. Kasi kaya nga, in the Holy Spirit, in John chapter 16, alam mo sa Holy Spirit, because Jesus will be glorified. Are you following? Kaya pag sinabi niya, oh, the Holy Spirit's telling me, pero in ginoglorify sarili, hindi yan Holy Spirit. Huli yan, huli. Matitest mo kaagad kasi si Jesus dapat ang nag-glorify. Kasi mayroong mga nagpa-prophesy na ganun. Naalala ko sa practice namin in the past, mayroong mga bigla na nagsasalita. Sinasabi ng Diyos! Mga ganun pa eh, no? Mayroon pang ganun. Magbayad ka daw ng utang! Kung hindi, mamamatay ka! No? Hindi yan galing sa Diyos. Kasi hindi exhortating, hindi nag-encourage. Naman napansin nyo, hindi siya nagbibigay ng consolation. Ano yan eh, medyo alanganin. Nakuha niyo. Ngayon, papaliwanag ko pa sa'yo pag pumunta tayo. Kaya just to summarize ang ating topic for this afternoon, build up one another. Okay? Pakisabi sa katin mo, build up one another. Sabihin nyo, kahit magkamag-anak kayo, maganda yan, nadidinan nyo, eh, build up one another. So let's have a sense of accountability, no, towards each other. Build up one another. But ang idea natin, yung ba nakaka-build up ba yung ginagawa mo? Yung bang ginawa mong hindi pakikipag-usap sa akin, nakaka-build up? Yung bang mga, ano, yung bang pakikinig mong ganyan na nagbila, hindi pa ako tapos, sumasagot ka na, nakaka-build up? Oo naman, nakaka-build up ng galit. Hindi na idea natin. We want to build up one another in a sense that we will become like Jesus. That's the idea. Kasi the whole picture is for everyone to see that Jesus indeed is the center of our lives. Are you following? Diba? Kaya ang sarap isipin, imagine, kung lahat tayo ganitong ating attitude, wow, magugulat kayo talagang the Lord will bring a great transformation in this country. Kasi nga, isipin ko ha, every time we think of Christians, diba? Uy, ang dami ng Christians sa Pilipinas. Tawag nga sa atin, the only Christian country in the Far East. Tanong yung sarili nyo, nakaka-build up ba talaga? Are we built up? As in a sense, parang iniisip ko lang, tingnan nyo na lang sa kalye. O, wag na tayo lumayo. Tingnan nyo na lang mamaya pag alis sa parking. Sa parking. Yun na lang pagpunta nyo sa pantry. Eh, hindi ko kinukutya ang bawat isa, no? It is just hopefully a reminder for all of us, are we really reflecting Jesus Christ in our lives? Hello? Okay tayo? Pero ito ha, huwag tayo magturuan. Oh, kanya, yung mga ganyan talaga yung mga yan, ang sasama na ugali. Huwag ganun. Ako, Lord, allow me to reflect you. Hindi ko nahanapin sa iba, allow me to reflect you that I may build up others. Naintindihan? Kasi naalala ko po, there was a time na inis ako kasi yung intersection, biglang hinarang, di hindi ako makalabas. Galit na galit talaga ako. Tapos sabi ng Lord, kinausap ako ng Diyos after a while, sabi niya, ikaw ang magsimula. Yung gusto mong mangyari, gawin mo. Ay, kaya talaga pagka nakita ko na magta-traffic at intersection, tinitiis ko na hindi ako aabante para makalusot muna yung iba. Di ba? Bakit? Kasi iniisip mo, kung yun ang gusto mong maisip nila, gawin mo. Sabi ko, Lord, ako lang mag-isa, wala namang maitutulong yun. At least nabawasan na ang siraulo sa kalye. Ayaw mo pa ba yan? Ikaw na ang una dahil ikaw ang unang-unang siraulong na bago. Type mo? At sabi mo sa katabi mo, nagda-drive ka? Yan, narinig mo na, ikaw din. Mababawas na ang mga siraulo sa daan. Praise God! Amen? Praise God! No, tuloy tayo ngayon. So let's build up one another. Kaya nga, yung issue na yan, talagang kailangan, talagang dinidinan ni Paul yan. Sinabi niya yan sa Christian in Ephesus, building up the body of Christ. Sinabi niya yan sa Christians in Thessalonians, build up one another. In other words, ito talaga yung parang default mode supposedly ng mga Christians. Build up sa Corinthians, build up sa Ephesians, build up sa Thessalonians. Ibig sabihin, wherever you go, Christians should reflect one characteristics. They know how to build up one another. Hindi sila nagsisiraan. Hindi sila naghahatakan. Inaataguyod nila ang bawat isa. Di ba, naalala niyo po yung illustration na yun. Halimbawa lang, ha? Pwede akong bumaba. Hihiram ako ng tao na madali. Ay, ito na lang. Ito, ba't pa ako bababa? Ang gwapo-gwapo mo. Ikaw na nga.
Halimbawa lang ito, si Kuya. Gracias. Di ba? Sila may-ari ng ano, ikaw yung may-ari ng sa karne, no? Nalala mo? Oo. Now, halimbawa lang si Gracias, naiinggit ako sa kanya and gagamitin ko yung galing ko dahil inggit ako sa kanya. Gamitin ko, ikaw, ganda ng buhok mo, ha? Tapos ang kintab ng sapato mo, inanggit ako, sinisiraan ko siya, binabagsak ko siya, bumaba ka naman. binabagsak ko. So ano na, baba ka lang. Ano napansinin niyo? Pareho kami bagsak, di ba? Pero ang Christians, hindi ganyan. They will use their gifts because they love people, they will build their others up. Di ba? Itataguyod niya. O ano napansin niyo? Pareho kami natataguyod. Ang laking blessing. Tama ba? Sige, thank you, ha. Kasi tingnan ninyo, ito, hindi naman niya kayang paglingkuran ng sarili niya eh. Yan ang picture natin, isang katawan. Katulad nito, nasasaktan ako dahil meron akong tinatawag na trigger thumb. No? Alam niyo ba yung trigger thumb? Si Bali, huwag niyo na intindihin. No, hindi ko naman pwedeng masahihin ang sarili ko. Ngayon kanya, oy, kanan na tayo, masahihin ang sarili mo, hindi mo kaya. Yung kaliwa ang gagawa niyan. Hindi mo pwedeng paglingkuran ng sarili mo kasi hindi mo kakayanin. It would be uncomfortable to do it. Kaya yung other part of the body will do it for you. Pero pag hindi mo siya tinulungan, apektado lahat. Diba? Pero kung namasahe mo siya, at talagang nagiginhawaan siya. Nagiginhawaan ang buong katawan. And that is exactly the picture of a body of Christ. Kaya isipin mo, kung yung mga Christian, hindi nagsisiraan. Kaya yung iba nagdadala ng pangalan ni Kristo, naninira ng kapwa. Naninira ng kapwa pastor. Naninira. Yung mga ganun tao, alam mong hindi niya naintindihan ang Christianity. Hindi kasi dito pagalingan. Are you following? Hindi dito pagalingan. Oh, CCF lang ang magaling. Yung ibang CF, hindi magaling. Ha? Doon pa lang sa apelido, CF lahat eh. Ba't pa kayo mag-aaway? Sinisira natin ang sarili natin when we put down each other. Now, kung feeling mo na may mali siyang tinuturo, then hayaan mo si God doon. That's God's department. Palagay mo, makakalusot yung mga yan? Hindi. Focus on what God wants us to do in building up the body. Kaya, para gawin natin yan, we have to develop the right desire. Kasi yung right desire na yan, hindi automatic. Kailangan mo yung i-develop. Sa una, parang yung desire mo, parang, kunyari, parang ito, malusog na, healthy na pagkain. Hindi na automatic yan, kung lalo hindi mo nakasanayan. So kailangan mo i-develop yung taste buds mo para sa bagay na mabuti. Ganun din. Kaya kung tama na, okay na yung right desire mo, tamang paraan pa rin. Kasi kung hindi tamang paraan, baka makasira ka. Halimbawa, gusto mong pumunta sa Baguio dahil gusto mong maginawan. Maganda yung gusto mo, yung hangarin mo, pumuntang Baguio. Pero ang dinaanan mo, Eslex. Saan ang bagsak mo? Batangas. Diba? Hindi ka makakapunta ng Baguio. Maling daan eh. Maling daan. Ganon din sa Christian life. We want the right desire. Gusto natin maglingkod sa ibang tao. Pero mali ang ating paraan. Baka makasira pa tayo. Baka yung gusto at agustuhan natin makapagsilbi, lalong nawawalan tayo ng silbi. Sayang. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Kaya let's go first do sa develop the right desire. Now, bakit importante ito? Balikan natin. Sabi niya, pursue love, yet desire earnestly. Pag sinabi mo, una, make sure your motivation in everything that you do, love. Bakit hindi madali? When you exercise your gifts, sinsan, kukutsain ka pa ng iba. But love is patient. Diba? Love is kind. Hindi mo na iisipin yung kini-criticize ka. Alam niyo, isang natutunan ko sa pagiging pastor, kahit minsan anong ganda ng sabihin mo, kikriticize ka pa din. Kikriticize ang damit mo. Walang kinalaman sa sinasabi mo. Diba? Kikriticize ang ilong mo. Walang kinalaman sa mensahe. Anong kinalaman ng ilong? Diba? Yung ilong niyang laki. Ano ba yan? Diba? Pero sa totoo lang, hindi mo maiiwasan yan. Pero kung wala kang pagmamahal, susuko ka na eh. Ayoko na. Grabe naman ito mga tao na to. Hindi ako natulog mag-aral ng salita ng Diyos para ituro sa kanila. Tapos tinutulugan ako. Sobra na sila. Ha? Kung wala kang pagmamahal, papatulan mo lahat ng bagay na yan. Hello? Kaya ako tuntua ako sa mga nanay. Ang mga nanay, grabe. Sa mga anak, minsan, paghahanda ng nanay ng pagkain, ng baon, lahat. Tapos, papagalitan pa yung nanay, Nay, late na ako, takatakal ng baon ko!
Na parang, oo, naka-joke, malapit. Ito na, ito na, tapos na, tapos na. Ay, ang init-init! Anak, sorry, sorry. Paya mo na lang. Grabe yung pagmamahal nung nanay. Na, ako, anong napapanood ko minsan yan sa mga nanay, iniisip ko, lasunin ko kaya ito mga ato. Nakuha niyo ibig sabihin? Pero yung nanay, hindi ganun eh. Sobrang ano, sabi ko, bilib ako sa mga nanay. Nakita ko yun sa mga kapitbahay namin eh. Chismoso. Nakakahiya. Pero hindi yung kapitbahay namin dito, yung kapitbahay namin noon. Kasi dati, sa iba kami nakatira dati. Pero maganda naman ah. Maganda yung pagmamahal ng nanay, di ba? Oh, hindi man masama. Kaya sabi ko nga, aral yun eh sa atin. At ganun ang Christian. Ang Christian, hindi pikon. Dahil mapagmahal sila. Pakisabi sa katabi mo, Christian ka, di ba? Hindi ka pikon. Di ba? Hindi ka pikon. Kasi sa mundo, tandaan nyo itong mundo na to ha, asar, talo. Ang unang maasar, talo. Kaya huwag ka magpapaasar kasi bakit? My God is my rewarder. I love Jesus and I'm doing this because of Jesus, not because of you, not because of anybody else, not because of the praises of people, but simply because of Jesus. So even if you do judge me, at the end of the day, I will be facing Jesus and He will be the one who will reward me. Yun naman ang issue sa atin eh. Hindi naman sila. Kaya you keep on doing what is good. Kaya sabi ni Paul, kaya when you desire spiritual gifts, as in pursue love. Exercise your gift, pursue love. So if you, huwag mo rin daw sabihin, ay, ayoko na ng gifts, wala naman palang kwenta yun. No! If you truly love people, then you desire to enhance the gifts whatever God has given you. God has given me the privilege, the gift to preach. So hindi ko pwedeng pabayaan yan. Kaya ako nag-aaral, kaya ako nag-research, kaya ako bakit? Kasi this is the gift God has given me. So I keep on praying. Bakit? Dahil mahal ko kayo. Sabi ng Diyos, mahalin mo yung mga tao. Kaya, naalala ko nung dati, inassign ako sa alas 5 ng madaling araw. Hindi dito sa CCF, sa ibang church. Alas 5. Alam nyo, nung nagpipreach ako, hindi ako, seryoso akong tao. Wala akong pakialam kung anong sabi. Basta magsasalta ako. Tulog ka o hindi, sasalta ako. Alas 5 ba naman? Hindi pa ako nagsisimula, tulog na. Ang hirap ata. Anong sabi ko, ba natutulog? Talaga nagpipreach ako ito. Nagpupunta lang ng mga dito dahil mamamalingi pa kayo. Di ba? Nagpupunta kayo dito dahil marami pa kayo gagawin. Di ba? Hindi pa Panginoong Diyos eh. Tapos sabi ko, Lord, labo talaga. Naiinis na ako. Bakit ako nilagay dito? Galit ba kayo sa akin? Sabi ng Lord sa akin, hindi mo sila mahal eh. Mahalin mo sila. Isipin mo, ang aga-aga, pilit nilang gustong ikaw, ako ang sambahin. Kahit dahil sa dami pa nilang gagawin. Pero pinili pa rin nilang pumarito ng maaga. Nagising niya ng alas 3, alas 4. Kaya pagdating doon, pagod na pagod, pero nilalabanan nila. Kaya pag nakikinig sila, ganyan. Diba? Kaya mahalin mo sila. Dahil mahal ko sila, namatay ako para sa kanila. Mahalin mo sila. Ganun po ba? Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Kausapin mo sila na galing sa akin. Huwag mong isipin yung itsura mo kasi noon, kaya ako hindi ko iniintindi yung patawanin ng tao kasi isip ko, anong magiging itsura ko? Payaso? Sabi ng Lord, hindi itsura mong ibahalaga dito. Ang mahalaga, naparating mo ba yung mensahe para sa kanila? Love them. Yun din ang hamon ng Diyos sa ating lahat. Love people. Love people. Whenever you come, are you excited to see the person that you will be seated next to you? Nasasabihin mo, Lord, I want to encourage that person. I love this person. Hindi yung pagdating pa lang, ito naman, dumating late, nagpupuri nga, hallelujah. Tapos, ay, excuse me. Singit ang singit. Late dumating. Ang kapan. O diba, nag-judgmental ka pa. Hindi ka pa natutuwa na nakaabot siya, ligtas at mapayapa? Kasi naman hindi dumating. Wala na yung katabi ko rito ha. Hindi na siya dumarating. Ay, matagal nang patay! Di ang sakit sa loob. Ay, patay na siya. Oo nga, nagbilin nga, susunod ka daw. Type mo ba yan? Ayaw mo yan. Kaya ang issue dito, kaya pursue love. The desire earnestly spiritual gifts so that you can express that love. Then specially, that you may prophesy. Bakit dinidinan yun?
tinan nyo, para ma-appreciate nyo, ito yung kadugtong. For the one who speaks in a tongue does not speak to men but to God. For no one understands. But in his spirit, he speaks mysteries. But the one who prophesies speaks to men for edification, for exhortation, and consolation. So, nagkaroon sila ng distinction. Now, yung speaking in tongues, di ba, sa marami, sinasabi nila, ano yan, kasi dalawang pananong ng mga scholars dyan. Ang sabi nila, speaking in tongues, proof yan na meron ka ng Espiritu. Ibig sabihin, you are already baptized in the Holy Spirit. Ang problema ko dyan, sabi ni Paul, do all speak in tongues. So it's very clear na hindi lahat nag-speak in tongues. Paano yung hindi nag-speak in tongues? Wala silang Espiritu? Nakuha niyo ibig sabihin? So huwag na natin yung ano, pagtalunan pa. Ngayon, isang grupo naman, sabi niya, wala na yung tongues. Kasi nag-cease na yan. Diba? Prophecies will be done away. Tongues will be done away when the perfect things comes. Ano ba yung perfect things? Sabi nila, scripture, Bible, no. Yung Bible, hindi. Ano yung iba-iba pa nga interpretasyon ng tao eh. So, how can you say that that's the perfect thing? Obviously, it has something to do with the coming of Jesus Christ because you will know everything. So, you don't need prophecy anymore the moment you see Jesus. Hindi mo na kailangan ng gift of tongues. Dahil kausap mo na si Jesus, but the very word of God. So, hindi mo na kailangan yan. Siya yung the very language of love because God is love. So, hindi mo na kailangan yun. Kaya, it was only when Jesus Christ comes na mawawala yung mga gifts na yan. But as of now, at ito ang ating tayo, na gamitin natin, mayroon yan, may gift yan. Diba? Meron lang, kaya lang tayo nahihirapan kasi may mali-mali ang ating konsepto when it comes to the gifts. Diba? Kanyari, ito po, ano sabi niya ulit? When you speak in tongues, sabi niya, ano sabi niya? Sorry ah, ba't bumalik yan? Yan. When you speak in tongues, you are not speaking to men. Ayan. Naka-attend na ba kayo ng church na minsan may mga nagsasalta ng iba-ibang wika na minsan hindi mo naintindihan? Ano yan? Bakit? Ang gulo-gulo nila. Diba? Again, hindi kasi nga, hindi talaga dapat yan pang-congregation. Yan ay pang-personal. Kasi isipin mo, speaking to God. Diba? So it's a part of your prayer. Are you following? It is part of your prayer. Eh, bakit sa Acts chapter 2? Eh, nagsasalta sila, narinig na ibang tao. No, mali ang ating pagkakaintindi. Tingnan ninyo. They were amazed and astonished, saying, why are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we can hear them in our own language to which we were born? Bakit sila nagsasalta ng lingwahe natin? Now, tingnan nyo ha. Sino ba kausap nila? Yung mga taong nakikinig? Hindi. Sabi niya, we hear them in our own tongues speaking of the mighty deeds of God. O, sino kausap nila? Si God, nakikichismis ka lang. Narinig mo, nagpupuri sila sa Panginoon Diyos sa lingwahe natin. Kasi it was not really, kasi sila, when they were praising the Lord and the Holy Spirit visited them, they began speaking in a different language. Are you following? And they were speaking to God. Kaya lang, itong mga itong nakikinig, uy, sino yung mga yun? Parang ingay-ingay nila. Parang nagsasalita sila. Uy, salita natin yan ah. Uy, alam nyo, grace din ng Diyos yun. Bakit? We hear them. Pabalik-balik. Alam mo, pag iniisip ko, sabi ko, God gave them that opportunity to hear their own language. Kasi mahirap yun ah. 120 na sabay-sabay nagsasalita. Imagine niyo. Tayo lang, lahat tayo sa Tagalog lang ha, sabay-sabay nagsasalita, hindi mo maintindihan sinasabi. Nakuha nyo? Ako nga lang, mag-isa lang nagsasalita, misa din nyo naintindihan eh. Sa bilis eh. Ay, ano ba yung magsatayan? Ako pa lang yun. Eh, paano pa kayong isang daan at 120 nagsasalita sabay-sabay? O, na-imagine nyo na. Kaya alam nyo, grasya ng Diyos na maintindihan. Subukan nyo lang, mag-ipon kayo, 120, may magsasalita ng Ilocano, may magsasalita ng Kapampangan, may magsasalita ng Bisaya, Bisayang Cebu, Bisayang Ilonggo, sabay-sabay. Tapos makikinig ka, wala kang maintindihan. Subukan nyo lang. Para kaya alam mo na, these people, they were speaking to God and God allowed them to hear their own language. Kaya again, speaking tongues, speaking to God. Primarily, it's to God, not to men. Are you following? Ngayon, sabi ni Paul, kaya naman, I encourage you to prophesy. Bakit? Kasi when you speak in tongues, you edify yourself. But when you prophesy, you edify the church. Now, yung prophecy naman,
Sa maraming, sinasabi nila, ang prophecy, ano yan? Preaching yan. Hindi ho, preaching may involve prophecy, but prophecy is different. Kasi yung preaching, ito, mayroong sariling Greek word yan. Keruso, ginagamit. Hindi ginamit ni Paul yun. Ang ginamit ni Paul talaga is about prophecy, as in speaking the very message of God. Are you following? At ang ibig sabihin niyan, it's either foretelling, parang nagsasalta siya exactly kailangan ng tao. Or foretelling, sinasabi niya parang hindi pa nangyayari, sinasabi na ng Diyos at pinapaabot niya na yung mensahe. Nakuha ninyo? Nangyari sa amin yan, one time sa isang prayer mountain, nagkaroon ng, hindi kami magkakakilala, tapos nakapalibot kami ganyan, nagpe-pray kami. O, pag-pray mo ako, ganyan. Ay, ito nasa kanan mo, pag-pray mo, ganyan. Sabi ko, Lord, ano ipag-pray ko doon sa kanan ko? Hindi ko naman siya kilala. Hindi ko alam problema niya. Sabi niya, anong pag-pray ko? Sabi niya, parang bigla may pumasok sa isip kong, pag-pray mo yung kanyang problema sa tax. Pag-pray mo yun. Tapos ito pag-pray mo. Di pinag-pray ko, Panginoon, pinapag-pray ko po yung kanyang problema sa BIR. Ganyan, no? Sinasabi ko, detalyado. Pagkatapos naman mag-pray, kinausap niya ako, bro, paano mo nalaman problema ko sa tax? Ay, naku, sorry po, hindi ko po talaga alam. Chinismis ng Holy Spirit. Naintindihan niya sabihin? Na-encourage siya. Sabi niya, ibig mo sabihin, alam ng Diyos ang problema ko? Oo, kasi hindi ko man talaga alam. Saan ko naman hahanapin yan? Saan ko naman malalaman yung problema mo? Diyos ang nagsabi. Kaya minsan naman, tinatry, kung hindi ka pa sanay at nakikinig ka sa Diyos, pwede mo naman tanungin, tama ba ito ba yung pinagpe-pray mo? Tama ba ito ba yung kailangan mo? Those are messages from the Lord. At minsan sa preaching, lumalabas din. Parang paano ko nakilala? Parang ako lang kinakausap ng mamang yan. Ba't alam niya problema ko? May nakaka-experience ng ganyan. Naalala ko, may lumapit sa akin kasi meron akong ginamit na illustration na talagang gawa-gawa ko lang. Kasi pa, hindi ko ba sinabing totoong story yan? Sabi ko lang, minsan ganito ginagawa natin, mga ganyan. No? Di lumapit yung mama sa akin. Kinausap ko na asawa ko, ho? Bakit po? Chismoso ka eh. Bakit? Anong ginawa ko po? Kasi sinabi mo, yung lalaki na mayroong gumagamit ng prostitute pagkatapos aatin ng service. Ano ba? Sinabi na asawa ko, no? Sinabi niyo po. Kasi siya nagsasabi, hindi naman yung asawa eh. Diba? Nagulat siya, sabi niya, hindi kayo nag-usap? Hindi po. So, alam ng Diyos ang ginagawa ninyo. Hindi niyo maitatago yan. Kaya lang alam niyo po problema, sa maraming Christian, hindi na natin ina-exercise yung gifts. Hindi natin inaintindi yung gifts. Eh, pag may nagsigin sa amin, oy, pag-pray mo ako ganyan, pag-pray niyo talaga at kausapin niyo ang Diyos, sabi niyo, Lord, ano po ba yung issue dito sa tao na to? Paano ba siya matutulungan? Then God will grant you that gift. Exercise it! Kasi sa atin, nakikita natin sa Bible, take the word of God as its face value. Dahil totoo yan. Ito, halimbawa lang, bibigyan ko yung sample, ha. Merong nagpa-practice lang naman. Total, wala namang masama, di may lumapit. Pastor, sabi ni Lord, paki-check na lang. Sabi niya, okay, kayo daw mapapangasawa ko. Sabi niya ganun, hindi ako yung pastor, ha. Sabi niya, kayo daw mapapangasawa ko. Ah, ganun ba? O sige, ganito. Balik ka next week, papaalam ko sa asawa ko kung tama yung nadinig mo. The obvious, di hindi tama. Kasi hindi ayon sa salita ng Diyos eh. Kasi God will not contradict himself. Di ba? Maraming nagsasabi ganun. O sabi ng Lord, tatakbo daw ako ng ganito, tatakbo. Okay naman yun, walang problema. Basta tiyakin mo lang, pag sinabi ng Lord, tatakbo ka sa ganito. Diba? Tatakbo ka bilang barangay captain. Tanungin mo na rin sa Lord, Lord, mananalo ba? Kasi pwede naman sabihin, oh, tumakbo ka. Pwede yun, kasi nangyari yun sa judges eh. Lord, will we fight our brothers and Benjamites? Sabi ng Lord, yes. Sabi, who will go first? The tribe of Judah. Okay, nilabanan nila, talo sila. 25,000 died. Talo sila. Kasi hindi naman sinabi ng Lord, mananalo sila eh. Ang sabi lang naman, labanan nyo. And on the third time, sakala sila nanalo, sabi ng Lord, oh, mananalo na kayo on this third time. Kaya nangyayari yun. Kaya iba, pinatakbo. Okay, hindi sila magtatampo sa Diyos. Bakit? Pinatakbo lang naman eh. Hindi masabi ni Lord mananalo eh. Are you following? Pero kung gusto mong tiyak ka, Lord, mananalo ba ako? At malalaman mo kung sa Diyos. Kasi, tatabihin naman. Yung iba nagsasabi, Lord, pagka nakita ko na itong signs sa to, kayo to,
Walang nasunod sa signs, tumakbo pa din. Tapos sa talo, sisisihin ng ibang tao. Masama yun. Kasi kung ikaw ay sa Diyos, walang tatalo sa iyo pag sinabi ng Diyos panalo. Okay ba yun? Ngayon, huwag mong gamitin yung gift of prophecy na Lord, anong numerong lalabas sa loto? Ano ka ba? Hindi pang sarili yan. It edifies the church. It is for the church. It is not for yourself. It is for your not for your self-gratification, kundi for the church. Are you following? Diba? Meron akong nakausap. Sabi niya, sabi ng Lord, iwan ko daw yung asawa ko. Makikipag-ano daw ko, sasama daw ko sa babaeng ito. Hindi yan galing sa Diyos. Ano ka ba? Eh kasi yung asawa ko, bruha yun eh. Naging bruha yan dahil bruho ka. Diba? Hindi naman magiging bruha ang asawa mo kung hindi ka bruho eh. Kasi maraming ganyan, no? Sisisihin asawa, kesa bungangera daw, selosa daw. Tanungin mo sarili mo, ba't ba siya selosa? Baka naman may ginagawa kang hindi tama. Nagkataon lang nung ginawan mo ng justification yung asawa mo para gawin mo yung gusto mo. Naintindihan niyo po? Hello? Kaya pag yung asawa ko nagsiselos, tinatanong ko sarili ko, Lord, may ginagawa ba ako na ikaseselos niya? Baka mamaya nagbibiro ako sa ibang tao na akala ko nakakasaya pero walang motibong masama, pero hindi mo alam na sisiyahan ka na. Nakuha nyo? Kabantay mo rin yun. Kaya minsan, ginagamit din siya na. Pero pag selos ang selos, huwag kang magalala. Ibigay mo siya sa Diyos. Malay mo, kunin agad. Hindi yung selos. Kahit kung ano-ano naiisip ninyo. Di ba? Masama yan. Yung selos, di magkakais kayo kaagad. Nakuha ninyo? Are you following? So, you need to come to God and really exercise and practice the gift. Now, tingnan nyo. Kaya sabi ni Paul, now I wish that you all spoke in tongues. Hindi ko sinasabi, huwag kayo mag... No, I wish that you will speak in tongues. Bakit? Sabi that you would... But, even more, that you would prophesy. Now, alam nyo kung bakit Paul wants us also to speak in tongues? Hindi lahat pwede ha? Hindi lahat binibigyan. It's God's prerogative. Bakit? Kasi you will be speaking unto God. Imagine, nagiging prayerful ka lalo. Nakakausap mo si God. Di ba? Kasi nakakausap mo with languages beyond. Alam niyo, ito ha, because I'm a practitioner, kaya ako nasasabi to. Sometimes I'm so down and I don't know what to tell the Lord. And as I was praising God, God would give me words of utterances. Words that I don't understand. But the moment na sinabi mo sa Diyos, parang wow, nalilift yung spirito mo. At biglang sa kanya, Panginoon, thank you. Thank you. And you would start praising God beyond words. Na talaga, wow, God. Parang bigla kang in the zone. Hindi mo alam na parang, ito yung nasasabi nga, yung everything becomes a shadow in the light of God. Nakuha ninyo? But never nyo ako narinig ng speaking tongues na nasa public. Wag na. Hindi, kasi wala naman siya sinasabi. What I'm trying to say is this, madalas ko na-experience yan in my private prayer. Kaya nga, nagtataka sila, paano ka nakapag-pray ng 3 oras? 4 oras? Di ba? Paano ka nakakapag-pray ng 2 oras? Hindi ko alam. Basta in the zone ka na, wala ka na naunawa ang oras. Akala mo nga, 30 minutes lang kayo nag-uusap ng Diyos eh. Yung pala, 5 oras na kayo nag-uusap, 3 oras na kayo nag-uusap, 2 oras, hindi mo namamalayan. Pero paglabas mo, ha, very happy. Noong una, hindi ko maintindihan yan. Alam niyo bakit? Noong nasa Korea kami, nagpe-pray kami, katabi ko yung Koreano, sa bundok. Nakaluhod na ganyan. Sabi niya, Chuyon! Sabi ko, pay, talagang bang nag-pray. Tapos, Chuyon! Ako naman, ginaya ko kasi Chuyon, Panginoon. Sabi ko, Panginoon! Sabayan, you know? Tapos, yan, pray na siya. Siyempre, hindi ko naiintindihan. Koreano yun eh. Tapos, ako naman, sabay! Eh, umulan after 30 minutes. Umulan! Naku po. Siya tuloy pa rin, nagpe-pray. Oh. Talagang alam mong iba na to, in the zone na to. Ako, Panginoon, kailan ba ito titigil? Ang labig-labig. Hindi ko na ito kaya. Pahintuin nyo na siya. Parang hiyang-hiya ako. Biro mo nag-uusap sila ng Diyos, pinatitigil ko. Tapos ako walang naiintindihan sa mundo. Gaya, parang akala ko gagaya ka lang. Pero alam nyo, nung natutunan ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. Bakit? Pwede pala. Kaya sabi ni Paul, how I wish that you can also experience the same.
Even if you don't have the gifts of tongues, but the gift of coming to God every time in prayer, just to enjoy His presence, His love. How I wish that you can experience that. So that when you minister to people, wala kang takot. Would you believe, takot ako lagi umakit sa pulpito? Kaya minsan makikita niyo ako gaganya-ganyan ako, Panginoon, maawa ka sa akin. Parang boxing eh. Mag-prepare. Panginoon, meron na naman itong spiritual battle. Tulungan mo ako rito. And I would speak, I would walk to and fro. Lord, maawa ka, hindi ko ito kaya. Hanggat hindi ka makakausapin dito. Lahat na hindi mo hayaan, yung spirit mong gumalaw. Pagdating na, pang! Huwag kang tutulog-tulog. Ganun na, ang tapang. Parang kanina duwag-duwag lang. Eh, pati tulog, kinakausap. Nakuha niyo ibig sabihin? Kasi you're already in the zone. Yun ang idea niya. Kaya sabi niya, when you desire all of this, kaya even if you do speak in tongues in public, you pray, Lord, gusto mo naman, na-bless ako eh. Pwede niyo bang bigyan niyo rin ako interpretation that I can bless others? Not that they would say, ang galing mo naman. Hindi, that I can bless others. Lord, please help me. Give me that privilege. Because I love these people. I don't want them. Ma-miss nila tong beauty na pinapakita mo. Sayang. Lord, so please allow me, O God. Kaya yun ang idea ni Paul. Kaya sabi niya, kaya earnestly desire. Kaya, di ba sabi pa sa 12:31, earnestly desire greater gifts. Ano yung greater gifts? The gift that you can bless people. Gift that will build others. Wow, this is it. Ito yung pinapakita ng Diyos. Kaya, ano pa tinuturo ng Panginoon Diyos sa atin? Now, siyempre hindi natin mababasa lahat. You will notice, napaka-redundant ni Paul. Always keeping saying, I pray that you will speak in tongues, that you will bless others. I pray that you will prophesy, that you will... Lagi yung paulit-ulit yan. Bakit? Para sinasabi niya lang, desire to build others up. Pakisabi mo sa katabi mo, desire to build others up. Now, and this is amazing. Na kaya ang second point na sinasabi ni... Alam niyo ba ang bagong type muna sa second point? Gusto ko lang i-share to sa inyo. You see, ang heart ng Diyos at ang align niyan sa kagustuhan ng Diyos is someone who will use his or her God-given gifts to bless others. Yun ang heart ng Diyos. But we are now living in a world na sobrang selfish. Kaya ho, dumunti na yung tinatawag lang killfish. Hindi niyo ba napansin? Ang daming nagpapako. Alam niyo ba, sabi sa kanilang pag-aaral, since 2016, ang daming namatay sa mga selfies-selfies na ganyan. Bakit? Hahanap sila ng mga dangerous sites at doon sila magpapapicture. 200 deaths! Bakit? Kasi gusto nila ng ano? Likes. Wow! Grabe! Lahat papasok. Kasi ito ang katotohanan. The reason why God wants us to build others. Kasi we don't even know how many people are really seeking for a sense of acceptance. Natanggap ba ako ni Lord? Can you imagine if all of a sudden, sasabihin sa'yo ng Lord, I'm speaking to you, my son. I want you to know that I care for you. I love you. Diba? I want you to understand that I'm here for you. Eto ka, down na down ka, Lord. Totoo ba to? Naalala ko when God called me into the ministry. Ganito, ang daming prophecies yan. Iba-ibang tao. Naalala ko, nasa probinsya ako kasi... yung aming usapan ng Diyos, magtatrabaho na ako sa abroad, meron ako magiging partner sa abroad. All of a sudden, sabi Lord, no, don't work there. I want you to work with me here. Sabi ko, Lord, gusto ko pong dalhin yung pamilya ko sa ibang bansa. Gusto ko pong, pabiyahin yung magulang ko sa ibang bansa. Pangarap ko po yung, ay gusto ko po talaga maging mayaman. Kaya doon na po ako magninegosyo sa ibang bansa. Nag-usap na kami ng aking Malaysian counterpart. Sabi niya, yes, we will work together. Tapos sabi ng Lord sa prayer ko, sabi ng Lord, okay, you will, I will remove the things that you delight most, but do not lament. Sabi niya, mourn silently. But what you believe? Kasi sabi ko, Lord, sabi mo, yes, 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 and let your no be no. Kaya Lord, nag-yes na ako, hindi na ako pwede tumalikod dito. Yung ginagamit ko rin yung word of God kay God, di ba? Akala mo ba, kaya mo si God? Sagot si God. Tatanggalin ko na yan. Wala nang yes, yes, walang no, no. Biglang tumawag ba naman itong Malaysian counterpart, sabi sa akin, you know what, Bong? Out of so many people that I've been considering to be my partner, you are the one I really like. Sabi niya, but somehow I could not sleep last night. Di ako makatulog. Sabi ko, buti pa yung mga tao sa congregation, tulog ng tulog. And sorry, tulog ka lang, sorry. That's an unbecoming. Ini-istorbo yung tulog mo. Anyway, sabi niya, I could not sleep. Why? Sabi niya,
as if the Lord is telling me that you are being called somewhere higher than this. So I'm releasing you with your commitment. I'm giving you 6 months to decide. Wala nang yes, yes. Wala nang no, no. Nasa akin na ang bola. Tama ba? Ginawa ko, pumunta ako sa probinsya namin. Sabi ko, mag-a-apply ako sa ganito, ganito. Kasi, total, Manila graduate ako. Tapos ganyan, may business ako. Ganyan. Sabi ng Lord sa akin, you ask for a sign. Sabi ko, hindi na mag-a-ask ng sign. Parang nag-uusap kayo sa Bible. Still, I will give you a sign. Okay, okay. Yan. Bumalik ko rin sa Manila. Pagbalik ko na Manila, sabi ng ate ko, uy, attend tayo ng prayer seminar. Kasi doon, ano, para mag-grow tayo. O sige, sige, attend tayo. Alam niyo, nagpipreach ganito. I cannot preach. Someone is suffering from lung ailment here. And the Lord wants to heal you. Come here, come here. Sabi ko, Lord, totoo ba to? Sabi mo, ask for a sign, ha? Sabi mo nga sa kanya na tinatawag mo ko. Ganun lang, ganun lang. But not my will, but your will be done. Alam mo, ito nakakagulat. Sabi niya, there is a young man here. God is calling you into the ministry and you keep on running away from him. Come up here. Sabi, Lord, naman, wala namang ganyanan, Lord. Lord, wala namang ganyanan. Nakayo ko ako kasi makamakita ko eh. Tapos may lumapit ang young man. Ay, salamat. Hindi ako. No! There is another young man. Tinuro. You. Sabi ko, yes, come here. Lapit ako, alam mo, binatukan ako. Sabi, pug, tumba ako. Hindi ako tumingin para may kung sasalo. Uy, may sasalo. Hindi, wala. Hindi ko na intindihan kung may sasalo. Walang sumalo! Nawalan ako ng energy, bumagsak ako. Pero hindi ako nasaktan. Sabi niya, he's still running away from me. I'm calling you. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos maglabas ko, hindi ako sumunod. Akala yung sumunod ako agad, hindi ho, takot. Ayaw ko magpastor, no? Di ba? Kaya, yung pangalawa naman, atin na akong service. Itong service naman to, may pastor. Banyaga na naman. Sabi niya, okay, anyone who is God's calling, come up here. And I will pray for you. Ako naman, amen, amen. Eh, nakaupo lang ako, hindi ako nakikailam. Tapos ayoko na akong ganyan. The man in front wearing a green long sleeve. God is calling you, come up here. Green long sleeve! Naka-green long sleeve ako ng panahon na yun. Sabi niya, you are so stubborn. Tapos tinawag na naman ako, pinukpok na naman ako sa ulo. Yun, di pa rin ako sumunod. Hanggang sa pangatlo na sabi ng Lord, na message niya ng pastor, if I perish, I perish. There I decided, sabi ko, Lord, okay. If I perish, I perish. Patay, kumpatay. Forget all my dreams. Forget dreaming to become a multimillionaire. Forget the dream of riding my own airplane. Forget all those dreams. I'm totally yours. And I was released. Sobrang released ako. Sabi ko, Lord, thank you. Hey, I understand the value of such prophecy. Let's pray and exercise it. No, kung hindi natin magawa dito, kasi siyempre may order, ito naman eh, do it the right way. Paano? Paano natin i-do it the right way yan? Ano sabi ng Bible? But all things must be done properly, in an orderly manner. Hindi pa pwedeng lahat alam magpo-prophesy. Ako, may prophecy ako! Hindi, relax ka lang. Mayroong timing. So, ang encouragement ni Paul ganito, tingnan nyo ha. Imagine, ba't kakaganyan yan? Ito. Yan. What is the outcome then? Kaya, ano kaya magiging resulta? Sabi niya. Brethren, when you assemble, each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all things be done in edification. Look at the picture. Everyone is excited. Lahat excited to bless each other. Diba? Tayo excited ba tayo? As in we're praying, preparing ourselves para sa service? O kaya in a smaller group like D group, yung iba nga ayaw mag D group eh. Ay, wala akong oras dyan. Kasi wala tayong heart and love for others. Kaya wala tayong oras. Kasi yung oras, ikaw magbibigay niyan. Imposible yung walang oras. Pare-para tayo ng oras eh. Kaya meron yan. Kung mahal mo, magagawa ng paraan. Naalala nyo na naliligaw pa kayo? Di ba? Kahit abutin kayo ng madaling araw, okay lang. Kahit napapasok kayo ng hilong-hilo kayo. Di ba? Bakit? Kasi mahal mo yung tao. Hindi issue ang oras. Ang issue, makita mo lamang. O nung pinakasalan mo na, ano nangyari?
Lahat may oras ka sa opisina, wala ka na oras sa umuwi. Diba? Kasi kawawa naman talaga. Oh. Nawala na yung pag-ibig na dapat na binibigay sa asawa. Kaya tuloy, lagi nasa labas. Di mali na naman. Bakit? Yung oras, nasa issue ng iyong kalagang priority sa buhay. Kaya, yung pagta ka sa D group, asaya ka, excited ka because I have something to share. If you're praying for your D group, then makakatanggap ka, uy, may natanggap akong gandang kanta. Then sabi mo, uy, kantay natin to. Di ba? Goodness of God. Narinig ko kahapon, so excited ako. Nung kinanta, magugulat ka, iba umiiyak. Bakit? Because it was a revelation coming from God, a song to inspire, a song to build up. Diba? Ang sarap ng gano'n. Tapos, uy, pinag-pray kita kahapon, alam mo, sabi ng Lord sa akin, tingnan mo nga kung okay to sa'yo, yung verse ang linaw-linaw. Tapos sabi nung, biglang nung binabasa niya, biglang lumuluha na lang. Oh, bakit? Exacto to sa pangailangan ko. Na-experience yun na ba yan? Tatatlo lang. Alam niyo kung bakit? Hindi natin hinahangad na talagang maging blessing sa ibang tao. Ang lagi nang hinahanap, ay gusto ko umatend dyan, mabe-bless ako. Di ba selfish pa rin? Kailangan mabless ako. Ay, ayoko dyan, matraffic ang parking, mahirap. Ay, siya magtuturo, overtime na naman yan. Ayoko dyan. Laging sarili iniisip, di ba? Hindi mo napansin yan? At saka mamaya, sasabihin pa yung mga anak ha, pag-pray ng pastor, alis tayo agad. Mahihirap pa tayo lumabas. Hindi issue yung Lord. Gusto kitang sambahin eh. Gusto kitang maging blessing. Gusto ko maging blessing sa ibang tao. Sasambahin kita hanggat matapos ito. Naintindihan nun ninyo? Bakit? Kasi hangad ng Diyos, lahat tayo nagpiprepare. Ang problema, pag magse-service o ate ng D-group, hindi tayo preparado. Puyat tayo sa K-drama. Kaya pagdating doon, ano nga sa'yo? Kansamita! Pati salita mo, ipanda! Ano yung speaking in tongues? Alam mo, no? Let all things be done in edification. Huwag tayo magpagalingan. Hindi yan ang issue. Let's do it for God's glory because our God is not a God of confusion but of peace. You know, as in all the churches of the saints. I pray, friends, brothers and sisters, hopefully, we are always excited to gather together because we want to encourage one another because everybody needs an encouragement. Hello? Lahat kailangan natin yan. I pray that we would be excited to be a blessing, to build others up. At kahit pagpunta niyo sa opisina, excited kayo pumasok because you want to build up others' lives because that's what we are. We reflect Jesus as a blessing to the world. Yun ang ating panawagan. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon, hindi yung tayo pang nagiging pabigat sa ibang tao pagdating na lang, ano problema? Ba't may problema? Eh, kasi nagatino ko ng service kahapon, kakainis yung pastor. Overtime! Diba? Parang, patapit bahay, may mga kasama sa opisina, hindi na nag-i-enjoy. Bakit? Tuwing makikita ka, problema. Ay, wala naman akong pera. Naubusan naman yung aking allowance. Bakit? Nag-tithes. Kung hindi ka rin magiging masayang bigay kay God, huwag mo ibigay. And you will see kung anong mangyayari. Basta ang mahalaga, we do it with such delight in God. Kasi if we're serving the Lord, noong panahon nila Nehemiah, pag malungkot ka, pugutulo ka eh. Pero are you really excited to serve the Lord? Yun ang tanong sa atin. Because if we're excited, you will see how God would bless us. And I pray that we would always be excited. Katin niyo, sa ano natin gagawin? If anyone speaks in a tongue, it should be by two or the most three. It's in turn, we must interpret. Dapat may interpreter. Kung wala interpreter, ang sabi ng Lord, walang interpreter, tahimik ka na lang. Hindi mo naman kailangan magsalita eh. Hindi mo naman kailangan yung ilaw nasa atin eh. Ang kailangan, tahimik ka na lang. Kung hindi ka dapat panahon mag-preach, makinig ka lang. Minsan tayo rin na dapat tumanggap ng blessing, hindi naman tayo bigay ng bigay. Di ba? Ito sabi ng Panginoon, tinan nyo. Ngayon, kung may prophet naman, mag-i-speak one after another, and sabi niya, let others pass judgment. Bakit? Ito sabi ng Bible, oh, do not quench the spirit, do not despise prophetic utterances, but examine everything carefully. Hold fast to that which is good. Parang mayroong magsasalita, oh, uy, parang may isishare ko sa iyo. Ito sabi ng Lord, kung okay, hindi, test mo.
I-test mo. Paano malalaman kung talagang galing kay Lord? Ulitin ko lang. Nakaka-edify ba yan? Nakaka-exhort ba yan? Nakaka-encourage ba yan? Nakaka-comfort ba yan? Makikita ba si Jesus doon sa prophecy? Malalaman mo yan. Hindi yung, misa yung prophecy, condemnatory. And tandaan nyo, yung condemnatory, si Satan yon, accuser of the brethren. Sinasabi ng Diyos, kayo daw yung mga kasalanan, at kayo ay tatama ng kidlat. Hindi yung galing sa Diyos. Panoorin mo na lang, baka tamaan siya ng kidlat, mami, konti. Bakit? Kasi hindi exhorting, hindi nakakapagbigay testimony sa Diyos. Nakuha niyo po? Kaya ito pa ang isang test. Kapag nagsalita siya, at hindi naman nangyari, huwag ka na matakot yan, wala yan. Hindi naman nangyari eh. Ibig sabihin, hindi yan galing kay Lord. Again, bago sabihin, ay, bulang propeta ka pala. Walang ganun. Kasi lahat tayo nagpa-practice pa lang. Nakuha ninyo? Kaya nga, examine, let's help one another, let's build up one another. Kasi matututunan mo yan over time. Now, ito pa. Ngayon, kung sakali naman, totoo yung nangyari, nangyari talaga yung sinabi niya. Pero sinabi niya, oh, mula ngayon, samamba na tayo sa Diyos-Diyosan. Gawin natin to, gawin natin tong ritual na to. Ah, huwag kang makinig dyan kasi sabi ng Lord, tinetest niya lang kung talaga ang mahal mo si God at hindi ang ating sarili. Nakuha niyo po? So let's test. Let's, yung revelation, sabi ng Bible, is made to another who is seated. The first one must keep silent. Isa-isa, mahalaga nakikinig din tayo. Minsan, ikaw yung gagamitin ng Diyos, minsan iba naman, makinig tayo. Kasi minsan gusto ng Lord tayo rin mabless. Nalala niyo si Peter? Sabi ni Lord, oh, hugasan ko yung paa mo. Ay, wag ako! Dak sa yabang ni Peter. Wag ako! Hindi ko mga ibang yan. Kapal ang muka. Nagpapalinis mo sa paa ng sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, alam mo, pag hindi ko nilinis sa yung paa mo, wala kang bahagi sa akin. Napahiya si Peter sa halip na maging sipsip eh, no? Ano sabi ni Peter? Ay, Lord, paliguan niyo na lang po ako, Lord. Champuhan niyo ako, ganyan. Sumobra naman! Eh, sabi ni Lord, alam mo, Peter, pag maligo ka na, hindi ka na pwedeng maligo ulit. Maligo ka na eh. Lilinisan na lang yung paa. So what's the point? Minsan, we are a blessing to the group. Minsan ayaw natin umaten sa D group. Eh kasi hindi naman ako nakaka-bless eh. Ano ako eh. Down ako ngayon eh. All the more you need to come. Because maybe God has a message for you. Hello? Ay, ayoko umaten ng service. Down ako eh. Di lalo ka nga umaten. Kasi we are a body. We carry one another's burden and fulfill the law of Christ, which is love one another. Hindi ka laging, hindi ka welcome dito dahil malakas ka. Welcome ka dito dahil kailangan natin ng isa't isa. Naintindihan? At ito po ang nakaka-amaze, katulad doon ito, nakaka-bless pong isipin na yung mga tao hindi nila iniisip ang sarili, na iniisip nila how they can be used by the Lord. So allow me to end with a testimony coming from our sister, Sister Binky. Ito po. Panoorin na ho natin. Ah, hindi ako yan. Ako yan. Ako yan. Testimony. Serving Jesus is a privilege. I often tell people that. I tell them that serving Jesus is never a waste of time. For those who know me, I am a very energetic person. Hindi nga lang sa sports. I am busy doing a lot of things from taking care of the household, my small business, errands for my mom, meeting with friends, and organizing things. But no matter how many things are on my plate, one thing I always make time for and value is discipleship. I am blessed to be discipled by Sasa Felipe for more than 20 years now. This led me to start my own D group way back in 2003, of which I have been meeting every Tuesday up until now. Then, during the pandemic, God allowed me to start three new D groups, one with my family from my mother's side, a single ladies group every Thursday, and a couples D group with my husband, Brian. With so many D groups to meet, I get tired sometimes. But the blessing of discipleship always makes it worth it. That is why I like encouraging people to serve Jesus while they can and not when they can. In 2022, I felt a small lump on my right breast. I did not take it seriously. I was thinking it was normal to have a cyst for women at my age. Plus, many were sick in the family that
time, so I didn't want to disturb them with this news. Fast forward to this year, just last April, I felt that the lump grew significantly bigger in size and form. I realized I couldn't hide this anymore. I finally told my husband, Brian. Everything went by so fast from then on. We went to the doctor, did mammogram, then ultrasound, and finally biopsy. I remember clearly it was a Saturday afternoon when Brian went inside a room while I was doing my makeup and said, "I got the results already." I looked at him waiting. He said, "It's malignant, stage 2B. He looked at me straight in the eye and said, "Well, at least it's not stage 3 or 4. Then he left the room. I stood up, went to our terrace, looked at the heavens, and these were my exact words. "So it's cancer, Lord. I have cancer. But you allow this to happen because nothing happens that does not pass through your hands. So since you allowed it, I trust that you will be with me every step of the way. Thank you for the peace that I have. I cannot understand it. Please give me your joy as I go through this journey, and that you will allow me to see your hand even in the smallest of things. And of course, as a bonus, please extend my life." For some reason, I did not cry. I was sad because I didn't want to get sick, but the Lord helped me realize that from the day I was born, my days were already numbered. It is God who decides if it's my time to go or not. So with that in mind, I decided to continue to live my life with hope and excitement until my Maker calls me home. Did cancer slow down my passion for discipleship? No. In fact, it strengthened my desire to serve Jesus even more. Cancer helped me refocus my energy to what was truly important in this life. Yes, I had to adjust my schedule because I needed to work around my chemo treatment plan, doctor visits, and vitamin drip appointments. Whenever I would meet my D group, I make it a point to arrive early. I want to maximize the time I have with them. I want to hear their updates, their highs and lows, share a short devo, and always end our time laughing and encouraging one another to pursue Jesus. Just recently, an all-ladies D group was endorsed to me, and I couldn't say no. I meet with them every other Saturday afternoon. At around the same time that I found out I had cancer, I learned that 8 from my circle of friends had cancer too. This became an opportune time for me to minister to them and tell them about our living hope, Jesus. Knowing how hard this sickness is physically and mentally, I pray for them every day. I would text them asking how they are doing, and whenever possible, I would come visit them or invite them out. When a lot of my other friends from high school, college, ex-workmates found out about my condition, they started reaching out to me, wanting to spend time with me. Of course, I am very grateful. I took this as a great opportunity for me to tell them that the only way to living this hard and challenging life is to know Jesus and His great love for us. During one of our D group meetings last month, one of my ladies asked me, "How do you do it, Ate? I cannot understand how you can still do the things that you do." I looked at her and smiled, and this was my answer. "Is it because I was born extra holy or good? Is it because I want to be busy so I don't think about my condition anymore? Or do I just want to put a facade that I am happy and okay?" My answer to all of the above is no. Discipling others is a privilege I hold dear to my heart, mainly because I am a recipient of one. It is out of gratitude that I do what I do. Once upon a time, someone invested her life, her time, her energy, even her resources for me to know and be closer to Jesus. The encompassing reason why I continue to do what I do despite of my cancer is this: Jesus loves me and gave His life for me. I will never deserve heaven, but I'm going there. He sent His only Son to die
on my behalf. He paid the price I can never pay. Nobody has loved me the way Jesus loves me. I am forever indebted to Jesus. He is the only good I will ever need in this life. Just to give you an update, when I prayed that I would see His hand, even in the smallest of things, Jesus answered right away, from giving me the best doctors, sending the best oncologists for me, to less painful procedures and bearable chemo side effects. How can I not be thankful every day? I am still not out of the woods, as they say. The cancer is still there, and I pray that God takes it away soon. But no matter what His will is, I choose to continue to live and serve Him with excitement. Yes, the one who allowed this cancer to happen, but also the one who promised to be with me every step of the way. I am Binky Okayatan, and I have every reason to serve with gladness in my heart, the one who loves me the most. To Him, I give all praise and glory. Praise God, no? Biro nyo. Alam nyo, itong amazing, no? You will always be above your circumstance by the grace of God. Kaya nga po, kahit sa prophecy, sa gifts, you are in control because that's the grace of God. Hindi pa pwedeng, feel the Holy Spirit, uncontrollable na to. Hindi totoo yun. You can control because that is the nature ng grace ni God. You are even in control of the situation. Hindi ikaw yung nagiging biktima. Nakuha natin? Kaya tinan nyo. And the spirit of prophets are subject to prophets. Now, I just want you to tell this, ano, para matapos tayo, pati ho yung issue sa babae, yung ganyan, walang, hindi natin isip yung, nag-isip tayo ng hindi makakagulo. Inisip natin paano ito maaayos. Okay? So let me just end by saying this. Friends, if we choose to always build up others, God is glorified. Amen po? Basta, God is glorified. Our hearts, laging ganun ang focus. Lord, I just want to give you glory. It's not about me. It's not about what's comfortable to me. It's not about what is pleasing to me, but what is pleasing to you. And itong amazing part, if God is pleased, I'm telling you, kung ang boss mo na pleased sa'yo, just imagine the bonus. Nantindihan? Hindi ko sinasabing maging selfish tayo, parang sinasabi ko lang, God never forgets. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Tayo pong lahat ay mukha tumikit sandali. Kapatid, you ask yourself. Alam nyo, kaya lang minsan hindi natin maisip talaga how to glorify God and how to live, to build others up. Kasi talagang ang kasalanan makes us so selfish na lagi tayong self-centered. Kaya naman lalo tayo nagiging miserable. Kaya ini-encourage ko kayo. God wants to free you from that misery. But you have to deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. Kapatid, hindi yan parang pipilitin mo yung sarili mo. Only the Lord can give you the power talagang to build up others. Hindi ho natin kaya yan on our own. Makasarili ho tayo. We need to surrender ourselves to Jesus. Ulitin ko, we need to deny ourselves, take up your cross, count yourself dead, and follow Jesus, for He is your life. Nung pagwala si Jesus, wala ka ng buhay. Kung hindi ka susunod kay Jesus, walang buhay. Kaya mga kapatid, kung kinakausap ka ng Diyos ngayon, and I know He is talking to you, kung nabubuhay ka pa rin para itaas mong sarili mo, you will get tired. And in fact, you're already tired. And God wants to give rest. Bakit hindi ka lumapit sa Kanya? Sabi niya, come to me those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Learn from me, for I'm humble and meek. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Come to me and I will give you rest. Kapatid, ko ikaw yung kinakausap ng Diyos, why don't you just raise your hand in humility, Lord? I surrender myself to you. I'm tired. I want to be a blessing to others. Thank you, Jesus. Yes, wag kayong mahiya. It's between you and the Lord. Yes, yes, hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Lord, gamitin niyo po ako. I want to build others' lives. And for those who are not yet part of the D group, and you're always thinking that you're busy because you're busy for something else, you know, I challenge you. Humble yourself. Take time to be part of a D group. And be a blessing to those people. Eh, mga hipokrito naman sila eh. Kaya nga kailangan ka nila ron eh.
para maging blessing ka sa kanila at matulungan mo sila to be delivered from their hypocrisy. Na kapatid, kung ikaw rin kinakausap ng Diyos, also raise your hand to the Lord. Ako rin po yan, Panginoon. I want to be part of that and I want to be a blessing to others. Father God, I thank you that you see all these hands raised. I pray, Lord God, to empower them and cover them with your grace, O Lord. Allow them, Lord Jesus, to experience you personally. Na hindi po maging teore lamang ang iyong salita. Ngunit ito'y maging buhay na katotohanan sa kanila. And thank you, Lord God, na hindi mo lang hangad na sila'y maging blessing sa mga tao sa lupa, kundi sila po ay mablessed na kasama ka, hindi lang dito, kundi maging sa walang hanggan. Salamat po, Panginoon. At gayon din mga tao dito, Panginoon Diyos, na hindi lang maunawaan ang mga pinag-uusapan namin. I just pray, Lord God, reveal yourself to them and allow them, Lord Jesus, to come to know you and help them, Lord Jesus, to understand your truth. Alam namin, Panginoon, na no matter how hard we try to explain, we can never let them understand unless you reveal yourself to them. Be merciful to us, O God. Lord, may you grant your blessing upon everyone in this room and every family we represent, that we will all be a great blessing to whoever we meet and to whoever we work with. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. God bless us all. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda from the Next Gen Children's Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking para sagutin ang inyong mga tanong. So for our first question po, uso ngayon yung term na self-love. Paano mo mababalansi iyon sa pagiging selfless nang hindi ka naman mababurn out o maaabuso sa iyong serbisyo sa iba? Ayan, nako, napakagandang tanong yan. Kasi yung idea ng self-love, eh, talagang self-centeredness yun eh. Kaya hindi natin alam ano ibig sabihin ng love para sa sarili. Kasi maaaring sabihin natin, diba, kakain ka ng mga hindi maganda para sa'yo. Pero sa isip mo, parang just to satisfy your appetite. And you may consider it self-love. Pero hindi yun ang idea ng Diyos. Ang totoong pag-ibig comes from God because God is love. Kaya unless God is in you, you can never exercise or practice selflessness. No? Kasi yung selflessness, it is a decision to deny yourself and take up your cross and follow Jesus. Kaya dun mo lang maintindihan, paano ka mababurn out kung ang Diyos na nanabubuhay sa iyo is eternal at yung nag-express ng pagmamahal is eternal. Kaya ka nababurn out kasi you're doing it with your own strength. You do it with God. Kasi you're doing it for Him na mahal mo at si God naman nag-ooperate sa'yo na nagmamahal sa iba. Kaya yun ang amazing na miracle na hindi mo mararanasan hanggat wala ka kay Jesus. Maraming salamat po, Pastor Bong. For our second question po, paano mo malalaman if may sinabi sa'yo si Lord na dapat mong sabihin sa iba na parang warning or foretelling of a future? At paano mo malalaman kung galing iyon sa Diyos o hindi? Ayan. Siyempre ito, pag sinabi mong galing sa Diyos, ito'y dapat consistent sa karakter at salita ng Diyos. Kaya sabi nga, the spirit and the testimony of prophecy of the prophecy is Jesus. So importante yon. Kaya nga, in-clarify din, exhortation, encouragement, ano, yung sinasabi niya na, ano, ito yung, ano, edification at consolation. So, matitest mo na kagad if this gang sa Diyos, nakaka-exhort ba to, nakaka-encourage ba to, di ba? Kung condemning ito at accusation, medyo magdadalawang isip ka kasi Satan is the accuser of the brethren. Okay? Ngayon, ay te-test mo kasi tinet-practice mo sa una eh. Tatanong mo, pare, nung pinagpe-pray kita at na hindi ko may binigay sa akin ng Diyos na verse, tingnan mo nga, pakicheck mo nga. Ayan. Naalala ko, there was a pastor, na pastor na siya ngayon, dati hindi pa siya nagpapastor, lumapit siya sa akin, can you pray for me? Hindi niya sinabi ko ano yung prayer request niya. But what I did, I prayed for him. And nung nakita kami, sabi sa kanya, huwag niyo na muna sabihin sa akin kung ano yung ano issue. Tingnan niyo po kung tama itong nadinig ko from God. At sabi ko, alam na po daw ninyo yung gagawin at takot lang po kayong sumunod. Yun lang. Alam, kaya nakita ko yung reaction niya na alam ko tama yung narinig ko sa Diyos. Kasi sila rin magko-confirm, di naman ikaw eh.
Kasi alam nila kung anong kailangan nila. Alam nila kung ano nangyayari sa kanila. And the moment you tell it to them, makikita nila, wow, asintado to, galing sa Lord. Ngayon, kung hindi naman totoo, ay, parang wala naman nangyari sa kanya. Ay, praise God. Sige ba? At least, nag-try ka. At least alam mo, ah, mali pala yung dinig ko. Ako lang pala yun. Di ba? So, hindi masama yun. Kasi, ang idea nito, hindi ka naman magpapatunay na magaling ka. Nagpapakita ka na, you want to grow in your Christian walk. And part of that is learning how to listen to God and learning how to build up others by sharing what you have received. Diba? Wala ka namang pinatutunayan. Thank you for that po, Pastor Bong. Para po sa ating huling tanong, pwede bang mag-serve sa ministry kahit na alam mong may personal disobedience ka kay Lord sa isang aspeto ng buhay mo na hindi mo mabitawan? Hadlang ba iyon sa paglilingkod? Actually, you can serve kahit ano pang kalalagayan mo sa buhay. Ang tanong lang, will your service be acceptable to God? At yan ba makakatulong sa iyo? Halimbawa, alam mo na you're in adultery and you keep on serving the Lord. Alam mo bang ma-expose yan kasi gagamitin ng diablo yan? Because your sin will find you out. And pag in-expose yan, sino kawawa? Ikaw din. Kasi ikaw yung mapalalagay sa kahihiyan. And obviously, ayaw ng Diyos yan. Kaya if you really want to be pure in your service to God, talagang ayusin mo muna sa Diyos kasi ang una-una, your service is to the Lord, not to people. And kung kay Lord yan, tiyakin mo, ayos naman kayo ng Diyos sa relationship and you're enjoying God with intimacy with God na nag-e-enjoy ka. Kaya yung outcome noon, kumbaga, overflow lang yung service mo sa tao. Kasi yung love relationship niyo ni God, yun yung yun ang magiging prutas. Di ba? Pero kung wala yun, pwede ka naman maglingkod. Kaya lang, sino pinaglilingkuran mo? Di sarili mo lang. O kaya, gusto mo lang yan parang may panlabas kang ginagawa. And again, at the end of the day, lugi ka. Kasi you have missed the Lord Himself. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, ang IDC or Intentional Discipleship Conference ay magaganap sa January 25 to 27, 2024. So save the date. We have exciting plenary speakers at workshops na nakahanda para sa inyo. Open na ang on-site registration, so make sure na dumaan sa ground floor lobby to get your tickets. And that's it for Sunday Fast Track. God bless you guys!